Good morning mga kalakwacha. So ito, bagong gising tayo, tapos naligo lang. Tapos rides tayo sa Marilaque. Today is Friday, today is my day off. Eh saglit lang ang day off natin eh, kaya tamang pasyal lang muna tayo. One day off eh. At least makarides man lang tayo, di ba? Pantanggal ano, pantanggal stress sa mga nangyayari ngayon sa mundo. So, ito na. Magkakape lang tayo sa Marilaque. Hanap tayo ng magandang kapehan doon. Pero may prepared na akong ano, lugar. Sana lang hindi matao. Kasi sa sobrang ganda niya, guys. Sa sobrang ganda, ayun, puntahan ng mga tao. Gusto ko magpalipad ng drone. Tamang trip lang tayo, guys. Tamang ano lang, chill. Rides tayo pero short rides lang. Wala munang mahaba. Check natin kung sa katapusan ng buwan na to, tong January, makapag-Baguio na tayo. Sumugal na tayo. May kasama o wala, magbabagyo ako. Eh wala eh. Mahirap tayo magkaroon ng kasama kasi nga yung off ko, ano, tawag dito, running off kasi ako. Tapos hindi ako mahilig mag-leave kasi mahirap ma-approve sa amin ngayon yung ganyang leave-leave na yan. So ginagawa ko, kada off ko, doon ako nagra-rides. Ayoko ng hassle. Kaya kung ano lang talaga yung free day ko, yun lang. Ayoko rin naman ng nagpupumilit sa mga tao. Nasamaan ako sa ganyan, samaan sa ganito. Mahirap yan. Lahat tayo may kanya-kanyang ano, responsibilidad. So yun lang muna. I'll keep you update pag nasa Marilaque na tayo. Sana walang kamote. And ride safe sa akin. Ride safe po sa mga papasok ngayon sa Marilaque. Sana walang aksidente ngayong araw. O sa mga susunod pa, maiwasan sana yung mga aksidente na yan. Sa mga kamote, please lang, tigil-tigilan nyo na yan. Kawawa kaming mga nananahimik sa gilid. Tsaka tawag dito, iwasan na yung kakabanking doon. Kita nyo guys, traffic dito pa lang. Pero bago ko tapusin tong intro ko na to, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala sila kotserang motorista. Please, subscribe naman kayo. Grabe maka please no. Tawag dito, subscribe muna kayo sa channel ko and follow my page. FB page po, Lakwatserang Motorista. Doon ako madalas mag-post. Doon ako madalas mag-asik ng lagim. So, shoutout nga pala sa mga sponsor natin, Shipa Tires. Yan, andyan yan. Imprint Customs and Some Gin Philippines. Lahat yan, puro pang malakasan. Subok na subok na. So, yun lang. Ride safe sa akin. Nakalimutan ko kayong sabihan. Ito guys, sama na natin to sa vlog natin. Sabi ko kanina, nagpost kasi ako sa Facebook eh, kung sino yung makakilala sa akin sa Marilaque, meron siyang some jean seat cover. Kung sino yung makakita sa akin sa Marilaque, yan, may sticker pa. Kahit na ano, maliban sa katawan. Ibibigay ko maliban sa katawan, ha? Na, joke lang. So, sabi ko sa mga followers and subscribers natin, lalong-lalo na sa mga sukim viewers natin, kung sino makakita sa akin sa Marilaque, meron siyang, ano sa akin, some jean seat cover. O kaya kung may makita naman tayo dyan na lasog-lasog na yung upuan, yan, sige, papalitan natin ang some jean seat cover yan. So, kasi hindi naman lahat kilala tayo, hindi naman tayo ganun ka-famous, no? So, bakit di natin bigyan ng chance yung iba na magkaroon ng some jean seat cover? Para makita nila kung gano'ng katibay si some jean, di ba? Lalo yung ano nila, yung tawag dito, seat assembly ng some din, mas matibay. Eh, yun kasi yung gamit ko ngayon eh, pang malakasan talaga, lalo yung camelback guys. Para ka lang nakaupo sa sofa. Pumipiyok, sorry. Lalo na ako, naka-NMAX ako. Yung forma kasi ng NMAX, para ka lang talagang nakaupo sa sofa. Imagine mo, tas ang ganda pa ng pinaka ano ko, seat assembly ko, camelback.
Talagang komportable, komportable. Para lang ako nanonood ng TV sa bahay. Yun nga lang, lakas ang hangin, di ba? Makakaway ka lang usok. Kaya ano, pero ang pinag-uusapan naman natin dito yung pagiging komportable mo habang bumabiyahe ka, di ba? Yun naman yung importante dun eh. At least walang hassle. Yan ang pinaka-hate natin eh sa pagbiyahe-biyahe natin, especially pag malayo. Ano bang number one hassle sa biyahe? Di ba pag ano, syempre ulan, yan, hassle talaga yan. Pangalawa, yung sakit sa puwet, lalo pag ano, pag sobrang tagal mo na sa upuan, sakit kaya yun, nasang init-init. Pero sa part ko, kahit bumiyahe ako ng 10 oras, kayang-kaya, walang ano yan, walang hapdi-hapdi sa puwetan yan. Kasi nga, nakasondin, assembly tayo. Seat assembly, guys. Camelback, kung ako sa inyo, sa mga hindi pa nakaka-try, try nyo na, hindi kayo mapapahiya. Hindi ko kayo sinisales talk. I'm just ano lang, saying the truth. It's based on my experience. Wow, English. Hindi tayo magaling sa English, aktual lang tayo. So ayun lang, mapasok na ako sa Andibolo. Wala lang, in-update ko lang kayo kasi may nabigyan na ako kaninang isa sa gasoline station sa may Caltex dito sa may ano, paglabas ng Mac, ito, paglabas ito, Marcos Highway. Kasi siya naman nakingin ng sticker, nakita niya kasing vlogger daw ako. E di, binigyan na natin kasi sabi ko kung sino nga makakakita sa akin. Kasi hindi nga tayo sikat, saktuan lang tayo. So ayun lang guys, I'll give you update pag nandun tayo sa lugar. Kasi Marilaque lang naman, siguro naman sawang-sawa na tayo sa Marilaque. Sawang-sawa na kayo pero ako hindi pa. So yun lang, ride safe ulit. Ride safe sa lahat na nakikita nyo dyan sa daan at sa mga buwabiyahe pa ngayon. So yun lang guys, sa Marilaque na tayo mga kalakwadya. Konting-konti na lang, medyo malakas hangin. Tapos medyo may pumapatak-patak. Grabe, as kasi nito eh. Pero sa baba kanina, panginit-init. Panahon nga naman ako. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang-sobra. Sa sobrang lakas ng hangin, umaano yung malabel ako. Nag-wiggle nung konting-konti lang. Kaya binabagalan ko eh. So, kita nyo naman yung mga puno. Lakas! Napansin ko lang, wala pa ako nakitang bumipitik. Ang dami ko lang nadaan ng pwesto nila, pero wala pa rin ako nakikita. Ayun na, ayun na! Malakas yung ambon. Mukhang kailangan ko sumilong. Kita niya guys, Friday, di ba? Pero wala tayong nakikitang ano, mga motorista. Bukas yan sigurado, Saturday. Pero sa ngayon, tanggapin na lang natin ang katotohanan na tayo lang talaga mag-isa. Solo natin ngayon ng Marilaque. Hindi yan solo, pero di ako sanay na ganito yung nakikita ko. Lalo na dumadalas yung Sunday rides ko dito. Dati oo. Okay lang, dead ma lang. Kasi nag-ano ko eh, yung mga tourist spot lang naman yung pinupuntahan ko dito. Sa ngayon, di na tayo sanay ng ano eh. Yung as in, wala lang kasabay. Ay, yung ganito yung wala lang kasabay. Tingnan natin sa tambayan, baka may ano. Baka may nakatambay. Sa manukan. Kasi stay lang tayo doon, nagjijingle ako. Woo! Dito sa lugar na to, itong banking na to, ang dami ng aksidente dito. Ewan ko, hindi ako magaling bumanking nga kasi nga hindi ko to ginagawa eh. Pero ano, pag ganyang kurba-kurba, syempre magbabawas ka dapat ng accelerator niyan eh. As in, nakahawa ka talaga sa preno. Yun yung alam ko ah. Base sa experience ko, ewan ko lang kung ano talaga yung standard. Di naman ako umaatin ng mga seminar ng ano eh, about sa pagmumotor. I mean sa ano, safety seminar about sa motor. Naubo na ako. Wala akong alam sa ganyan. Ito natutunan ko to sa kalye na talaga.
Sakto niya yung banking, di ba? Sunod-sunod. Kaya maraming nawiwili dito eh. Ayun, nawiwili din sila ma-aksidente. Ang hassle ka pag na-aksidente ka. Papagamot ka na, papagpamotor mo. Pagkatapos ng paganda, yun, ma-aksidente ka lang. Di ba nakakaiyak? Ito din tayo sa Manukan. Malapit na tayo. Mga 1 minute, nandun na tayo sa Manukan. Wala ko nakikita mo, ipit ko. Makakalungkot. Paks ng hangin talaga, sobra. Woo! Ay, Manukan, oh. Tignan natin. Kung may tao, pero parang wala. Wala, wala, wala. Walang tao. Walang taong tropa doon. Makakaiyak. So, doon tayo sa pupuntaan natin. So, yun lang naman. I-update ko lang kayo. Nasa 51 kilometer na tayo. Wala nang banking. Tuloy-tuloy na to. So, yun lang. Ride safe ulit sa akin. Sana huwag umulan. Para makapag-drone tayo. Oops! Yan guys, oh, yan. Ayan. Dito masarap mag-drone. Mataas na 'to eh. Doon tayo. Pwede tayo tumambay dyan. Pero wala tayong pagkain. Nakakalungkot naman. Nandun tayo. Nag-picture-picture lang tayo. Dito tayo. Nasa ganda dun sa... So ito na nga guys, dito na tayo napunta. Kape Katerina. Mukhang masarap dito. Daanan ko lang to eh, tamang rides lang talaga. Tsaka may overlooking din kasi. So tara, pasok tayo. Ikot ko lang tong motor kasi lumagpas tayo eh. Pero inabutan na rin kasi talaga ako ng ulan. Ay, ng ambon. So iniisip ko palang pag lalayo pa ako dito, mas mayayari ako. Dito pa lang kasi ambun-ambun na. What if pa dun sa taas? Dun ulan na yun sigurado. Hassle. Woo! Let's see. Makakapag-drone. Tanyo, yung fog, oh. May kasama na. Kape Katerina. Makapag-drone kaya tayo?
So, nandito ako ngayon sa Marilaque, sa may Cafe Katerina. So, nadaanan ko lang to, hindi plan natin pagpunta. Kasi yung pupuntahan ko, alanganin. Masyado lang mataas, sigurado ako umuulan na doon. Kasi dito palang umaambon na. Pero sa nakikita ko dito, isa to sa mga magagandang cafe na napunta ko dito sa Marilaque. So, first time ko din, kaya hindi ko masyado alam pasikot-sikot. Hindi ko alam sasabihin ko, pero okay din. Sarap din mag-drone kasi overlooking din. Tignan nyo naman, guys. So mamaya magdo-drone tayo after itong video na to. Para makita natin kabuuan niya, pati yung malayo ang po. So yun lang, mamaya tayo mag-usap, mag-drone muna tayo kasi gahol na ako sa oras, kailangan ko nang bumaba. Pero kakain pa tayo. Ano ang plano? Wala na, yun lang. Ito na mga kalakwacha, ito na yung pinaka-exciting part, yung kakain tayo. Ito lang naman yung kakainin natin. So nakita nyo, dala ko yung tripod ko. Wala tayong OBR ngayon, mag-isa lang tayo. Kaya medyo hirap na hirap ako mag-set up. Pero okay lang, sanay na tayo. Medyo mahirap lang talaga tsaka hassle. Pero okay lang, walang problema kung wala naman tayong kasama. Sanay tayo mag-isa. Ngayon, tawag dito. Hindi ko na alam yung sasabihin ko kasi naamoy ko yung food. Ano ba? Sobrang lamig dito, guys. Kasi mataas na to eh. Tapos, dala din kayo ng jacket. Tsaka ang laki nito, maraming choices na pwedeng, choices na pwedeng kainin. May mga seafood sila, may Italian, may Italian food. Tapos may Pilipino food din sila, like sizzling, mga silog-silog, mga ganun. So ako kasi I love Italian food. Kaya yung mga in-order ko lagi is pasta. Tapos yan, mahilig kasi talaga ako sa prata. Ngayon, kakain na muna ako. Tapos mamaya na lang, magdo-drone ulit tayo. Kasi ngayon medyo foggy, tapos may tubig. Kung makikita nyo na, malabo, di ba? So, ingatan lang natin yung drone. Kasi excited na rin ako mag-drone, guys. Pero wala talaga tayong magagawa kung hindi kaya. Kasi hindi naman high-tech yung drone natin na waterproof. So yun lang, kung may nakita kayong mga magagandang picture ko sa Facebook, sa YouTube, yun ay dahil kay tripod. So mahaba-haba pa yung pagsasamahan namin, marami pang obligasyon sa akin. So yun lang, guys, kakain na muna ako. Sana kayo din makapunta kayo dito. Enjoy life to the fullest, lagi ko sinasabi sa inyo. So kahit one day off ako, kita nyo naman, guys, ini-enjoy ko lang, tanggal stress. So yun lang, ride safe sa iba. Alam niya mga kalakwacha, ito yung mahirap sa isang traveler. Lalo na pag motorista, diba? Gamit pang motor sa pag-travel. Pag umulan, yun yung pinaka hassle na mangyayari sa'yo. Bukod sa dadang sa mga putik-putik, yung ulan talaga. Kasi, syempre pag umulan, takote. Paano kung di naman kalakihan yung compartment mo, kahit naka-dibibakas ka o tapos baka... Ay, sana nakasalansan na eh, no? Siyempre, magugulo kasi kukunin yung kapote, tapos basayong, ibabalik mo ulit to, mumamaho. Pero alam mo yung pinaka nakakasal. Pag umulan, tapos, hindi mo makunan yung view na gusto mo. Hindi mo makunan yung lugar ng magandang shot. Ganon, tulad nung nangyari sa akin ngayon dito. Ang ganda-ganda nung nakikita ko, pero hindi ko siya ma... Hindi ko magamit yung drone ko kasi naulan. Pagdating naman sa camera, hindi ko rin siya makunan ng detalyado kasi natatakpan siya ng fog. So, naghihintay ako dito na bumaba, na umangat yung fog. Pero
parang matatagalan ako. Pero okay lang naman, di naman ako nagmamadali kasi day off ko naman, di ba? Pero sinishare ko lang sa inyo, mahirap pagka nagta-travel ka, tapos biglang umulan, bali sana kung dagat to, kaya resort, eh ito ano lang to, cafe lang na may overlooking. Overlooking kasi talaga nagpaganda sa isang ano coffee shop. Bukod sa mga pagkain, pero ang pinakamaganda talaga doon is kung ano yung nakikita mo habang nagkakape ka, kumakain ka. Yun yung nagdadala doon sa isang shop. Tulad dito. Kaso wala akong choice kundi maghintay. Sana tumigil na para makapag-drone ako, tas makababa na rin ako kasi nasa Marilaque lang naman ako. So, 2 hours, sa baba na ako. So, yun lang muna. Mamaya na lang ulit. Hintay ko lang kung titigil. Pag tumigil, kahit saglit lang, kahit isang drone lang. Isang kuha lang ng drone, okay na ako. So, at tuluyan nang umulan, guys. Bali, nakita nyo naman, nakakuha pa ako ng drone shot. Pilit na pilit pa yun. Talagang pinilit kong makauwi dito yung drone ko kasi sobrang ano niya na. Sobrang makapal na yung ulan. Buti nakaabot pa ako. So, ayun, kahit pa paano, napakita ko sa inyong view, di ba? Yung makikita sa malayuan kung ano yung tsura nitong restaurant na to. Itong restaurant na to, hindi lang to pang couple, pang mag-best friend, pang family na rin siya kasi tingnan na yung mga kubo, yan. Meron pa dito. Yan, kita nyo lakasan ng ulan yan. Papatilain ko lang yan, tapos bababa na ako. Wala na akong magagawa. Yun lang yung kaya kong i-drone. Natin pwede isapalaran yung drone natin. So kahit paano, kahit umaulan, nag-enjoy pa rin ako. Worth it yung araw ko ngayon. Kaya kayo guys, isipin nyo kung saan kayo sasaya. Kung hindi sa travel, isang bagay ba, di ba? At sa mga makakita sa akin ngayon, makakilala sa akin sa daan, inuulit ko, meron kayong somjin seat cover sa akin. So yun lang muna, mamaya na lang ulit. Guys, pauwi na tayo. Uwi na tayo kasi medyo maulan na. Tingin ko naman pagdating dito sa Antipolo, wala na tong ulan natin. Dito lang to sa ano, sa Marilaque. Nasa ano yata ako, 54 km. Hindi ako sigurado. Hindi ko na na-set up yung ano ko kasi baka mabasa yung adapter ng mic. So, kailangan ko na itago yung camera. So, yun lang. I'll keep you update pag nakababa na tayo. Pero baka tumigil muna ako sa mga gandang view kasi magpapa... Selfie muna tayo. Para worth it naman yung pagpaliknabi dito sa Marilaque. So yun lang. Ride safe sa akin.